On call po, sir. Matawag po sila. Gumawa po kami ng FB page para dun sila kumontak. On call naman. Tapos pupunta ko namin. Nung mag-gaskater nga ako, meron man akong nakita. Eh, ang ginawa ko, tinakbag ko. Ewan ko kung yung pagkatakip ko, ewan ko kung nandun pa. Ano? Oo. Nakakilabot din pala. Para sa iyo yung para maiwas na rin po yung disgrasya. Sakaling matuklaw ka. Wala, konti na lang po yung bigay. Yan, kaya. Tinatanong po nila kung magkano bibigay. Sabi lang po namin, yung pamasahe lang po. Katagalan no kasi sir, parang nag-i-enjoy na kami, nakakatulong kami sa mga tao. Parang masaya kami, marami nang papasalamat. Pero hanggat may tumatawag, siguro di kami hihintay. Alam mo ba na mula sa pagiging bet na pet, ang paboritong alagaan ng marami na goldfish, pwede pa na maging peste kapag pinakawalan sa open water. Maari daw masira ang biodiversity sakaling pakakawala ng mga alagang hayop na wild gaya ng goldfish. Sinagawa ang pag-aaral sa Queen's University Belfast sa Northern Ireland. Natuklasan sa pag-aaral ang walang habas na pananakop ng mga goldfish sa katubigan kahit hindi ito doon tunay nakatira. Kaya tinutuloy itong bilang world's most invasive aquatic species sa mga goldfish. Nang mapakawalan sa iba't ibang katubigan sa buong mundo, maraming populasyon ng ibang isda ang naungusan agad nito. Pagdating sa bilang o di kaya'y naubos dahil wala nang makain. Mas mabilis na tila laging gutom ang kilos ng mga goldfish kumpara sa ibang mga isda, maging ang ibang buhay sa tubig, apektado ng kanilang katangian. Madalas nitong mahalo ang puti kaya nagiging cloudy ang tubig na nakakapekto sa pagtubo ng mga halabang dagat dahil nahaharangan ang sikat ng araw. Dapat alam mo na long-distance swimmer din ang mga goldfish at kayang lumangoy ng hanggang mahigit 225 kilometers kada taon. Kaya hindi lang nakapagtataka ang bilis ng kanilang pagpaparami sa iba't ibang katubigan. Yan ang dapat alam mo. We'll be right back.
balita't kwentong dapat? Alam mo, bagyong amang humina na bilang low pressure area pero masamang panahon, ramdam pa rin sa ilang lugar. Ang latest sa lagay ng panahon, alamin. Hepe ng PNP Drug Enforcement Group sinibak na sa gitna ng issue ng recover up sa nasabat na 6.7 billion pesos na shabu sa Maynila noong Oktubre. Supply ng shabu sa Metro Manila tila di pa maubos. At bubuksang museo na handang-handa na ang mga i-display. Kailangan pang sisirin para lang mabisita sa Ilocos Norte. Sa mga pagkaing nabibili sa kalsada, patok na pantawid gutom ha, ang siomay. Pero kung pamilyar kayo sa tinatawag na siomay karton, abe, totoo nga bang karton ang pambalot niyan? Karton? Mm-hmm. Kakaiba yan ha, karton. Uso ngayon ang gender reveal ng anak, pero para sa isang mag-asawa sa Quezon, tila nakakalito ang gender ng kanilang baby dahil di lang isa, kundi dalawa ang ari ng bata. Ano nga ba ang sinabi ng eksperto ng isang guni nila ito? Ang pag-alis sa hepe ng PNP Drug Enforcement Group at paglalabas ng arrest warrant sa dating hepe ng Bureau of Corrections, paspasan natin ang mga balitang dapat alam mo. Police Brigadier General Narciso Domingo inalis bilang direktor ng PNP Drug Enforcement Group. Isa si Domingo sa mga isinasangkot sa umunoy cover-up sa drug raid sa Maynila noong Oktubre, bagay na nauna na niyang itinanggi. Sabi ni Domingo sa text message sa Super Radio DCWB, tinatanggap daw niya ang pag-alis sa kanya, nireassign siya sa office of the PNP chief at pumalit sa kanya si Police Brigadier General Faro Antonio Olaguera. Bukas naman daw ang PNP sa isasagawang investigasyon ng Senado sa umunoy cover-up. Patuloy rin daw ang kanilang agresibong kampanya laban sa illegal na droga. Arrest warrant lamang kanya dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dating Bucor Deputy Security Officer Ricardo Sulueta inilabas na cognito sa pagkamatay sa kulungan ng umunoy middleman sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Non-bailable o walang piyansa ang kasong murder na isinampaki na Bantag at Sulueta. Isa pang kasong murder ang hinaharap din na Bantag at Sulueta para naman sa pagpatay kay Lapid. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng kampo ni Bantag. Dati nang sinabi ni Bantag na fabricated o gawa-gawa lang ang mga alegasyon. Sabi naman na abogado ni Sulueta, hindi pa niya nakakausap ang kliyente at wala pa siyang kopya ng arrest warrant. Welcome development naman para kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang paglalabas ng warrant of arrest. 700 prison guards sa maximum security compound ng Bilibid inalis sa pwesto. 300 prison guards ang papalit sa kanila. Ayon kay Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang Jr. Sa ilalim sa one-month refresher course, ang mga prison guard bago i-reassign ng kulungan. Posible rin daw maghain ang Bucor ng kasong administratibo at kriminal laban sa ilang tauhan. Nahuli raw ni Katapang ang ilan sa kanila na binabaligtad ang CCTV para itago ang mga maling gawain. Bago pa man humina ang bagyong amang bilang low pressure area, nagpabaha ito sa Quezon, Bicol at iba pang lugar sa bansa. Nagmistulang ilog ang mga kalsada sa Lopez, Quezon sa pagragasa ng baha. Stranded ang mga sasakyan. Sa ilang lugar, umabot ng abot dibdib hanggang lagpas tao ang taas ng baha. Ayon sa Quezon PDRRMO, umapaw ang ilang ilog dahil sa pagbaba ng tubig mula sa mga bundok. Mahigit 90 pamilya lumikas. Sa atibon ng Quezon, mahina ang ulan pero tuloy-tuloy ang buhos na sinabayan ng hanging may katamtamang lakas. Sa bayan ng Tagkawayan, umapaw ang ilog at pinasok ng tubig ang ilang bahay. Magdamad ding ang ulan sa Bicol Region. Sa Bombon, Camarines Sur, bumagal ang daloy ng trapiko dahil sa baha. Sa isang barangay naman sa Naga, Camarines Sur, nagkalat ang mga basura matapos ang baha. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 275 mga residente sa Bicol Region ang nananatili sa evacuation centers. 5 naman ang lumikas sa ibang lugar. 3,935 passengers ang stranded sa Calabarzon, Bicol, and Eastern Visayas. Pero nagbalik na rin ang mga biyahe sa mga pantalan sa Bicol. Kakaibang excitement ang dala sa mag-asawa kung ano ang kanilang magiging anak. Babae ba o lalaki? Pero paano kung ang mismong ari ng bagong silang na bata ay di matukoy agad? Baka magkalituhan sa paglaki nito. Bago pa tayo ipanganak at magkapangalan, una muna ron inaalam kung ano ang ating kasarian. Babae ba o lalaki? Pero para sa ilan, may mas malalim itong kahulugan. Sa bayan ng Atimonan sa Quezon, bilang magulang, kinatatakutan nila Eliza
na tuksohin ang kanilang anak sa kanyang paglaki para makasigurado sa kasarian at kondisyon ng kanilang sanggol, minabuti nila Eliza na ipasuri ang kanilang anak sa isang pediatric surgeon. Ano kaya ang tunay na kasarian ng sanggol? Sundan ang buong kwento maya-maya lang. Abangan niyo po yan. Heto pa mga dapat, alam mo, second booster shot ng COVID vaccine para sa general public, pinayagan na ng DOH. Ang paalala ng Bureau of Internal Revenue sa mga nagfa-file ang 2022 annual income tax return. At ang nararamdaman ng ilang mga bida ngayong nalalapit nang ipalabas ang Voltes 5 Legacy The Cinematic Experience. O marami pa kaming babalita kung saan damang-dama ang init dito sa Dapat, alam mo! Family is called Leparidae, and they are 300 species at least of snailfish. Most of them are very, very shallow. Some of them are even in estuaries, so they're not what we'd consider a deep sea fish. But they've speciated into every corner of the globe, and they've overtaken all the deep sea fish. So these ones, as you see in the video, are 1,000 meters deeper than what you would normally think of as being a deep sea fish. Alien place full of monsters, and therefore we don't appreciate the fact that it is. Pinayagan na ang pagtuturok ng second booster shot ng COVID vaccine sa general public. Ayon sa Department of Health, sisimulan ang pagtuturok ng second booster sa mga edad 18 years old pataas at walang sakit oras na mailabas nila ang guidelines para rito. Inaasahan daw ng DOH na mailalabas nila ito ngayong Linggo. Pagtitiyak ng DOH, may sapat na bakuna sa bansa, particular na ang Pfizer at Moderna para sa pagtuturok ng second booster shot sa general population. Hinihikayat nilang publiko, lalo na yung hindi pa nababakunahan hanggang ngayon, na samantalahin na ang libreng bakuna. Ayon sa infectious diseases expert na si Dr. Ron Ginsolante, inirekomenda pa rin ang pagpapaturok ng second booster dahil nakita raw sa pag-aaral na nagbibigay ito ng proteksyon mula sa malalang COVID.
Naghain ng not guilty plea ang pitong akusado sa umuni hazing na ikinamatay ng Adamson University student na si John Matthew Salilig. Online silang humarap sa arraignment o pagbasa ng sakdal para sa kasong paglabag sa anti-hazing law sa Binyan Regional Trial Court sa Laguna. Kasama sa mga kinasuhan ang Grand Triskelyo na si Tong Cheng Teng at Master Initiator ng Adamson Chapter ng Tau Gamma Pi Fraternity na si Daniel Perry. Sinabi rin ng prosecution na may isang suspect na naghain ng petisyon para makapagpiyansa pero hindi tinukoy kung sino. Sa Mayo ang pre-trial hearing sa kaso nitong February 28. Natagpuan ang bangkay ni Salilig sa Imus, Cavite. 10 araw matapos siya maiulat na nawawala. Base sa mga unang pahayag ng ilang miyembro ng frat at mga nakasabay ni Salilig sa initiation at welcoming rites, nakatanggap daw ng 70 palo ng padel si Salilig. Nagdesisyon din daw ang fratmen na ilibing na lang si Salilig imbis na dalhin sa ospital. Ipatutupad na sa Metro Manila ang single ticketing system. Yan ay matapos pirmahan ng Metro Manila Mayor sang kasunduan kasama ang MMDA at LTO para sa sistema na layong pag-isahin ang traffic violation ticket ng MMDA o LGU sa paghuli sa motorista. Layo nitong mapadali ang pagbabayad ng multa, pagbawi ng lisensya at plaka at matugunan ang paiba-ibang implementasyon ng mga traffic regulation. Ang mga babayaran pwedeng online sa bangko o sa LGU kung saan nagka-violation. Ang tanong na lang ay kailan dahil wala pang inilalabas na time frame para dito. Sa pulong ng mga alkalde na pagkasunduan ding maglalaan ng MMDA ng pondo para sa pagbili ng hardware at IT equipment para sa simultaneous rollout ng single ticketing system. Maglalabas din ang mga LGU ng ordinansa para pag-isahin ang multa sa mga tinukoy na common traffic violations. Ito pa ang mga dapat alabo. Pagbuo ng single operating system sa mga transaksyon ng gobyerno, aprobado na ni Pangulong Marcos. Ang filler ng ilan sa mga bida sa nalalapit na premiere ng Voltes 5 Legacy, The Cinematic Experience. At ang huli kam na rambula ng mga kalalakihan sa aklan. Huwag kayong aalis ha! Dito lang kayo kung saan damang-dama ang init sa Dapat Alam Mo! We don't save the world, absolutely not. For me, I think we are inspiring to the guests what you can do with things that's going bad or something like that. The idea of eating food waste is actually a really, really good idea. I come here at least weekly, and for me this is also a way that I can eat meat with a little less bad consciousness. Since I know that it would probably be waste anyway.
Nakuha na ang mangkay ng huling nawawalang pasahero ng nasunog na MV Lady Mary Joy 3 sa Basilan. Na-recover ng Philippine Coast Guard ang labi ni Private First Class Marion Malda ng Philippine Army sa dagat malapit sa bayan ng Haji Muhammad Ajul. Dahil dyan, umakyat na sa 33 ang namatay matapos masunog ang barko noong gabi ng March 29. Sa 249 na pasahero ng barko, 216 ang nakaligtas. Mga kapuso, paalala po, wala ng extension ng deadline sa pagfa-file ng 2022 Annual Income Tax Return. Hanggang sa April 17 na lang po yan, araw ng Lunes. Ayon sa BIR, pwede magpunta sa mga file and pay anywhere setup nila. Ang mga hindi pa nakakapag-asikaso, may assistance centers din daw na itinalaga sa buong bansa. Nakipag-ugnayan na raw sila sa mga bangko na gawing hanggang 5 p.m. ang banking hours hanggang sa Lunes. Dapat alam mo na may kaukulang interest, surcharge at penalty ang late filing ng ITR. Umalma ang China sa joint statement ng Pilipinas at Amerika tungkol sa kanilang aktibidad sa South China Sea. Nagpahayag kasi ng strong objections ang Pilipinas at Amerika sa illegal na maritime claims ng China, pag-militarize ng reclaimed features sa South China Sea at pananakot at pagbabanta ng China sa mga lugar na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sabi ni Wang Wenbin, tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, binabaluktot daw ng pahayag ang kanilang lehitimong maritime law enforcement action sa South China Sea na bahagi raw ng kanilang teritoryo. Muli niya iginiit na may soberenya ang China sa mga isla sa South China Sea. Samantala, dumaong nitong Lunes sa Subic ang USS John P. Murtha ng US Navy. Naghatid ito ng ilang equipment para sa isinasagawang balikatan exercises sa iba't ibang lokasyon sa bansa hanggang April 28. OMG! I'm sure excited kayo dito dahil ilang tulog na lang ha, mapanood ng Voltes 5 Legacy, The Cinematic Experience. Kaya mixed emotions na raw sila Martin Del Rosario at Lizelle Lopez. Gaganap si Martin bilang si Prinsipe Zardos habang si Lizelle ang gaganap na Zandra. Hindi raw nila maiwasang kabahan at masabik dahil finally matutunghayan na ng Pinoy ang Voltes 5 fans ang kanilang pinaghirapan. Mapapanood na ang Voltes 5 Legacy, The Cinematic Experience sa April 19. Ito pa mga dapat alam mo ang pasilip sa upcoming album ni Tae Young ng Big Bang. Dalawang motoristo sa Iloilo uminit ang ulo at nagsagupa sa kalsada. At dalawang grupo ng turista sa Kamsur, bakit nagkagirian? Huwag pong bibitiw, marami pa tayong kwento kung saan damang-dama ang init sa Dapat. Alam mo! Humingi sa kanya yung kaibigan ko, tapos binigay lang sa akin. So bago siya binigay daw sa kaibigan ko, pinamuhatan pa siya, o yung pamuhat, o yung ritual, binibigyan nila ng blessing yung aso na ibigay kasi part daw sila ng community. Mag-iingat din po tayo dahil sila po ay may kakayanang kumain o pumatay ng hindi nila kauri. Ito talaga bilang isang owner is yung pagiging aggressive nila. Kasi pag hindi sila napagbigyan sa gusto nila is yun nga, magsisira ng gamit. Sila lang yung aso sa buong mundo, as far as I know, na nagsished daw ng claws. Same ng pag-change skin ng aha, sila is nagsichange daw ng claws. Sila ay naturally born hunter. Kumbaga, namumuhay sila ng
independent simula sa pagkapanganak hanggang sa sila ay tumanda. Kung titignan natin yung heritage nila bilang aso ng gubat is more like, more or less, scavenger talaga sila. So wala silang pili sa pagkain. Most of the time is sila mismo may means and necessities kung paano sila mag-survive. Wild animals should be left out in the wild. Dahil yun talaga yung natural habitat nila that we can do to deprive them of their freedom to be in their natural environment and to deprive them of yung social experience to be others with their own kind. And if there is a way that they can turn over the animal to a wildlife center who can rehabilitate and release for return to the wild, yun ang gawin nila. So, alam mo, Pat, basta galing ng Pinoy, hindi talaga matatawaran at kahit saan mang lupalop ng mundo, siguradong palaging may baon gaya ng isang guro na A for effort sa kanyang dedikasyon sa pagtuturo. Aba, gusto ko yan, diba, Pat? Pero ito may twist, Kuya Kima. Hmm. Hindi pala alam ng mga Pinoy na ang kanyang mga estudyante. Pero mabilis daw silang nagkakaintindihan dahil sa sayaw. Huh? Yan ang kwentong inalam ni Marisol Abdurrahman. Nakita mo na ba ang loading Pinoy na ito sa iyong For You page o FYP sa TikTok? Ang kanyang pag-indak sa iba't ibang dance covers, hindi lang proud Pinoy moment ang hatid, kundi good vibes din. Kasi naman, ang giling-galing ni Sir. Tubong Malaybalay Bukidnon ang 28-anyos na dancing teacher na si Vat. Hindi lang tayo bibilib sa kanyang killer dance moves sa dance floor, este sa classroom, kundi pati rin sa kanyang dedikasyon para magturo sa grade school students all the way from Hanoi, Vietnam. I chose education as my profession because it is a noble profession. It is very fulfilling for me to impart knowledge, to share my skills, and to inspire them with my learning experiences. Nakapagtapos sa bachelor's degree in elementary education sa Bukidnon State University si Val noong 2017. Bagamat nakatanggap ng license bilang guro si Val, mas pinili niya muna maging fitness dance instructor para matustusan ang kanyang mga pangangailangan. 2018 nang makarating si Val sa Hanoi, Vietnam. Dito, nagsumikap siya bilang English teacher para matulungan ang pamilya sa Pilipinas. Masasabi kong mahirap. When I first came here in Vietnam, nahirapan ako sa pakikipag-usap sa mga local people dito. Mahirap siya kasi kalaban mo yung homesickness eh. Pero masaya na rin siya paminsan-minsan, especially kapag sahura na. Yun lang kasi nagpapasaya sa amin dito eh. Sa ngayon, kumikita si Val ng $1,400 o 77,000 pesos kada buwan bilang guro sa private school. Pukod sa pagiging loading guro, hatid din ni Val ang instant tour mula sa Hanoi, Vietnam. Hi everyone! So, nandito po tayo ngayon sa tinatawag nilang Liloy Park. Nandito po tayo sa labas ng paaralan kung saan po ako nagtatrabaho. Ito rin po yung playground nila. Every break time nila, nandito po sila. Meron din sila ditong sports field kung saan po sila naglalaro ng football, which is their national sport. Pero kamakailan, gumawa ng ingay si Val online. Dahil ang galing niya sa pagsasayaw at ang husay sa pagtuturo, pinagsama niya para madaling makapag-interact sa mga estudyante. I just love teaching. It's what I love doing. I love my career and it's my passion to teach younger generation. Yêu thích môn tiếng Anh. Không còn sợ môn tiếng Anh nữa. Môn tiếng Anh không đáng sợ như các con nghĩ. Thì tôi cũng rất là cảm ơn nhà thầy. Thầy Vạn đã đem cái tâm huyết của một người thầy, đặc biệt là với học sinh của thầy.
Vì thầy có một ưu điểm là thầy hát rất hay và nhảy rất đẹp, nên mỗi lần thầy có tiết dạy của thầy thì thầy sẽ khởi động cho các con bằng một bài hát. Thầy cùng các con sẽ nhảy và hát theo bài hát đó. Sau khi bài hát kết thúc thì thầy cùng các con sẽ tập trung vào bài học chính. Tôi thấy sau khi các con được nhảy và hát theo bài hát của thầy dạy thì học sinh học rất là thoải mái. Ang Pinoy, world class sa kahit anong larangan. Kaya huwag mahiyang sumayaw sa agos ng buhay para hindi mahuli at mapag-iwanan. Ako si Marisol Abdurrahman at yan ang kwentong Dapat Alam Mo. Balana is very, very sweet. She's very kind and understanding. She's very naughty sometimes. It responds in a, you know, it's, I guess you can say in a PG-13 way to things. But alas 6 na ng gabi. Ito na mga inaabang ang balita at kwentong dapat. Alam mo! Huli kam! Pulis sa kinatawan ko tabato, binugbog ang karelasyon. Mahigit 10 milyong pisong shabu nasamsam sa magkahiwalay na bypass operations sa Taguig at Quezon City. Rambula ng mga nakainom na turista na itala sa magkahiwalay na beach resort sa Aklan at Camarines Sur. At ang mga estatwang i-display sa ilalim ng dagat sa Ilocos Norte. Ito naman na, inflation is real, lalo na sa sikmura. Dahil kahit ang siomay na patok na street food, niliitan na. Pero ang paboritong lamang cha na siomay karton, eh legit nga bang karton? Karton, ano? Excited ako dyan ha, sa balitang yan. Is it a boy or is it a girl? Yan ang naging problema ng isang mag-asawa sa Quezon dahil sa tila dalawang ari ng kanilang baby. Kung ano opinion ng eksperto kaugnay nito, alamin natin maya-maya. Ang gitgitang nauwi sa panununtok sa Iloilo at ang rambula ng mga kalalakihan sa Aklan. Paspasan muna natin ang iba pang balitang dapat alam mo. Driver ng pickup nanuntok ng nakagitgitang rider sa gimbal Iloilo. Nung una, sinisigawan lang ng lalaking driver ang rider. Maya-maya, sinuntok na niya. Tinulak pa ng driver ang isang babaeng umaawat. Ayon sa pulisya, nagkagitgitan ng dalawang motorista ng tangkain ng rider na i-overtake ang pickup. Sabi ng rider, nakainom ang driver. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas na kunan ng pahayag ang driver ng pickup. Di bababa sa 10 kalalakihan na grambulan sa Tangalan, Aklan. Menor de edad umano ang ilan sa kanila.
Dinala sa presinto ang mga sangkot sa rumble na hindi pa matukoy kung ano ang pinagmulan. Sabi naman ng pulisya, isolated case ang nangyari at walang dapat ikabahala ang bibisita sa lugar. Sa Iriga, Camarines Sur, nahulikam ang girian ng dalawang grupo ng mga turista. Base sa report, isang lalaking nakainom ang nambastos umano ng dalawang tao hanggang nauwi ito sa suntukan. Agad umawat ang security guard na naka-duty saka humingi ng tulong sa mga pulis. Nagkareglo na ang magkabilang panig. Naging limitado ang operasyon ng LRT-1 ngayong hapon matapos magka-aberya sa McLaren Station. Ang buong detalye inalam ni Luisito Santos ng Super Radio DCBB. Luisito? Susan, dismayado ang ilang pasahero sa biglang peak in operasyon ng LRT-1 sa McLaren Station. Batay sa advisory ng Light Rail Manila Corporation o LRMC, nawala ng kuryente sa McLaren Station kaninang alauna 40 ng hapon. Dahil dito, kinailangan munang isara ang McLaren at EDSA Station upang bigandahan ang assessment at magsasaayos ng mga tauhan ng LRT-1 para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero. Dahil dito, nagilimitado operasyon ng LRT-1 sa pagitan ng Hilpuyat Station at Roosevelt Station sa Quezon City. Nadismaya naman ang ilang pasaherong pasakay ng McLaren Station na ang karamihan mga empleyado at mga estudyante. Sumabay pa ang sama ng panahon, lalo't maulan din dito sa Pasay City. Samantala, ayon naman sa LRMC ay balik operasyon na ang McLaren Station as of 5:15 ngayong hapon at balik normal na rin ang biyahe. Humingi naman ang paumanhin ang pamunahan ng LRT Line 1 sa mga naabalang mga pasahero. Para sa GMA Integrated News, ako, si Luisito Santos ang Super Radio DCBB at yan ang balitang dapat alam mo. Maraming salamat, Luisito Santos ng Super Radio DCBB. Ito naman ang latest sa panahon na dapat alam mo. Pag nakita po natin ang weather map ng Philippine Area of Responsibility, kaunti na lamang po ang kaulapan na magdadara ng pag-ulan, ngunit ang low pressure area ay nasa loob pa rin po ng bansa. Sa bahagi po ng Infanta, Quezon, huli nakita ang low pressure area na dating Bagyong Amang. Ayon sa pag-asa, inaasa magpapaulan ang low pressure area sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Camarines Norte sa susunod na 24 oras. Sa natitirang bahagi ng bansa, inaasa ng maulap na panahon na may isolated rain showers o thunderstorms. Dahil din yan sa mga LPA at localized thunderstorms. Maging I am ready sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ingat po. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng isang operating system para mapadali ang mga transaksyon sa gobyerno. Pinulong ng Pangulo ang mga opisyal ng Department of Information and Communications Technology at Anti-Red Tape Authority para planuhin na ang sistema. Ayon sa Pangulo, dapat isaalang-alang ng mga gagawa ng pulisiya ang kaibahan sa mga proseso ng national government agencies at local government units. Sabi naman ng DICT at ARTA, tinitingnan na nila ngayon ang mga proseso ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapagsama-sama ang mga ito sa iisang sistema. Arestado ang isang taxi driver na tumangay umano sa cellphone ng isang sasakay na French national. Pero sabi ng suspect, iba ang plate number niya na nasa nakita sa CCTV. Iyan ang balitang inalam ni John Consulta. Sa kuha ng CCTV sa isang bahagi ng Makati, kita ang paglapit ng dalawang babae na sasakay dapat ng taxi. Nang iabot na ng French national ang kanyang cellphone para ipakita ang address, bigla na lang humarurot palayo ang taxi, tangay ang cellphone. Ang modus po nitong taxi driver na ito ay hindi na siya bumaba sa kanyang taxi para may chance siyang mabilis na at makatakas pag nakuha niya yung cellphone o bag na kanyang bibiktimahin. Makalipas ang dalawang araw, na-aresto ang taxi driver na kinalang si John Orbase. Narecover sa loob ng taxi ang isang bag at isang cellphone na tinangay raw ng suspect sa isang bystander na pinagtanungan niya ng direksyon. Maringi tinanggi ng suspect ang aligasyon. Wala pong katotohanan yan. Hindi po totoo kasi po ang nakita sa CCTV, ang plaka, 0 po ang huli, ang plaka ko, 317. Makikita po natin na itong ating driver suspect ay may intensyon na itago po yung tunay na markings ng kanyang taxi. At pati ang plaka nito ay kanyang pinalitan upang maitago yung krimen na ginawa niya dalawang araw na ang nakakaraan. Sinampalan ng reklamong robbery snatching ang taxi driver. Sa atin pong mga kababayan na naging biktima po nitong taxi driver na ating suspect ay maaari pong magtungo sa ating Makati City Police Station upang dagdagan pa po yung kasong kinakaharap nito ngayon.
Para sa GMA Integrated News, John Consulta. Yan ang balitang dapat alam mo. Tuloy-tuloy ang aktibidad ng mga kandidata ng Miss Universe Philippines 2023. Nasa Boracay na ang 40 beautiful candidates na dadalo sila sa isang pre-party event sa April 13. Tinawag itong Rising Moon Pre-Party ng mga organizer at tinuturing na isang major event. Nito lang isang araw sumabak ang mga kandidata sa swimsuit challenge. Sa May 13 na ang coronation night ng Miss Universe Philippines 2023. Oh, ito ha, spoiler alert! Naglabas ng spoiler clip si Tae Young ng Korean group na Big Bang para sa kanyang kanta na Seed. Ayan, kasama yan sa upcoming album niya na Down to Earth. I-release po yan sa April 25, itong album ha. At ang exciting part pa niyan, isa sa bigating makaka-collab niya sa album ay ang Blackpink member na si Lisa. Kasama rin siya sa music video. Naku, Kuya Kim, di ba? Susan? Ito ay isa sa mga pantawid gutom, di ba, ng mga Pinoy, lalo na't gipit pa sa budget, yung siomay. Talaga siomay. Yun ang mga mabilis ang pagtatawid sa'yo ng gutom, eh, di ba? Oo naman. Mm-hmm. Marami talaga ang napakapit dyan, o napakapit dyan, Susan, at nakasurvive sa pagkain ng siomay. Mm-hmm. Marami natulungan yung siomay. Paboritong ba siomay? Oo, oh, siomay, siopaw, yung shark's fin. Ay, oo, di ba? Pero hindi yung tunay na shark's fin, ha? Yung shark's fin na parang siomay. Yung kunyari lamang. Yung tunay na shark's fin, bawal yun. Bawal yun. Okay. Ayan, Kuya Kim, may siomay yan. May siomayan nga, Kuya Kim, sa Pasay. Siomayan, gawa ng siomay, na dinarayo. Dahil dos lang ang tinda, no? Dalawang piso lang ang tinda. Abay, mapaparami ka talaga. Eh, kung 10 piso, 5 piraso na yan. Aba? Eh, kumikita pa yan sa ganyang presyo, Kuya Kim. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Sa mga nagugutom pero nagtitipid, may 2 piso kada siomay sa Pasay. Pwede. Kakasak ka ba kung ang bansag ng mga suki nila rito? Siomay karton? Alas 6 pa lang ng umaga, nagsisimula ng magbalot ng panindang siomay si Romel. Ang siomay mixture, ibinabalot ng maninipis para raw karton. Tinatansya na namin kasi ano na, kabisado naman namin eh. Inokontrol na namin sa kutsara. Hindi namin inidiin. Bawa ganito, manipis na yan. Kasi lulubo pa yan eh, pag naluto na. Sa pagtaas ng bilihin, hindi raw sila makapagtaas ng presyo. Kaya ang diskarte ng may-ari at namuhunan sa siomay ni na Romel na si Floro, liitan ang kanilang siomay. Kumikita lang ng konti kasi mahal po ang mga rekado. Kasi pag tinaasan po namin yan, marami pong magre-react ng customer kasi nasanayan na po nila ng dos. Baga yung mulo wrapper, hinati na po namin. Pero bakit nga ba ito tinawag na siomay karton? Sa lasa o sa itsura? Yun ang tawag ng mga customer namin. Sila ang nagpangalan. Dahil po sa pagbabalot po, kasi alam nyo, parang karton pag naluto, kulay brown po siya. Alauna ng hapon, inilalabas ang 3 siomay bike papunta sa kani-kanilang pwesto. Si Romel, gawin pa sa iyong ruta. Pag medyo matumal, nakakaubos kami ng 1-2 pieces sa isang ano, isang tindero. Pag malakas naman, umubos ng 1-5. Pag mainit, matumal talaga. Ang siomay karton, binubudbura ng fried garlic saka nilalagyan ng special sauce. Masarap kaya! Nakita ko siya sa Facebook, trending siya. Sarap naman siya. Halos wala naman siyang pinagkaiba sa ano eh, yung normal na siomay. Pagka nakita mo kasi siya, looks like karton eh. Kaya siguro ganun yung natawag. Masarap naman po kasi siya. Tapos parang naghihirap din po kasi sila na gumawa. Kaya bumibili. Kung bata pa po ako, lagi ko siyang binibili kasi po, natutuwa ako sa lasa. More on pork po siya eh. So, malinanggam po. Mukha man daw karton sa inyong paningin, ang siomay na ito huwag niyong ismulin. Lalo na't noon pa man, isa na ito sa mga paboritong pantawid gutom ng nakararami sa atin. Basta't mga pagkain trending! O food trip na subok na ng panlasang Pinoy na dapat alam mo! Patingin naman ang siomay karton! Ayan, kaya tinawag na siomay karton dahil mukha raw karton. Tikman natin. Sa halagang 2 pesos. 2 pesos ang isa. Aba? Ang lasa kaya ay lasang siomay o lasang karton? Alam ko. Di ba? Kasi mura magandang tanong yan, ha? Kunti lang.
Parang lasang siomay. Lasang siomay. Pero sulit ba ang 2 pesos dito sa lasa? Baka pa ng wrapper niya, napansin ko. Oo nga. Pero malambot yung wrapper. Malambot ang wrapper, masarap. Pero parang mas maraming wrapper kaysa sa laman. Sa laman. Hmm. Okay. Pero masarap, 2 pesos lang. Pero masarap naman. Sulit yan. Masarap naman. Mm. Sulit. Pa nga. Sige lang. Mm. Okay. Ang lasa ng siomay karton! Legit! Sobrang baba ng presyo ng ilang gulay, kaya ang ilang nagtatanim sa Bintar, Ilocos Norte, hinayaan na lang mabulok ang mga tanim. Sa bell peppers, bagsak sa 5 pesos ang kada kilo ng maliliit, habang 20 pesos naman ang sa malalaki. Dahil dyan, hindi na lang ito inaani ng mga magsasaka. Bagsak presyo rin sa 5 pesos kada kilo ang kamatis. Ang ilang magsasaka, ipinapakain na lang sa alagang baka ang mga kamatis o di kaya'y ipinamimigay. Sabi ng mga magsasaka, mas malaki ang kanilang magagastos kung aanihin pa ang kanilang mga pananim. Bukod sa mga paluging gulay, natutuyo rin ang irrigation canal sa Bintar, Ilocos Norte. Pero tila biyaya iyan sa mga residente. Naglabasan kasi ang mga isda at hipon mula sa natuyong patubig. Kaya ang ilang residente, kanya-kanyang diskarte sa paghuli ng dalag, hito, tilapia at hipon. Nakisali pati ang mga bata. Hinala ng mga residente, galing ang mga isda at hipon sa ilog na pinagmumulan ng tubig para sa irigasyon. Susan, alam mo, sa panahon ngayon, iba't ibang gimmick ang ginagawa kapag nanganganak. Na rin yung tinatawag na gender reveal. May pa-party pa dyan, di ba? May invitasyon, parang binyag, pero gender reveal pa lang. Yung mga excited na mga first-time parents, eh, talagang ginagastos. Kaya nga, Kuya Kim, may pa-blue o pink na simbolo kung lalaki ba o babae, ang iluluwal sa mundo. Yun ang magsasabi, eh, no? Pero, Kuya Kim, may mag-asawang taga-Quezon na nakilala tayo, yung dapat alam mo na hanggang ngayon, hindi pa sigurado sa yung kasarian ng kanilang anak kahit na naisilang na ito. Naisilang na? Naipanganak na. Kasi kadalasan ang gender reveal pagkabuntis pa lamang. Diba, sa ultrasound pa lamang, alam mo na yun, di ba? Pero matapos nating maitampok ang kanilang kwento, matutundo ka na ang kanilang pagkalito. Yan. Yan ang kwentong inalam ni Ian Cruz. Bago pa tayo ipanganak at magkapangalan, una muna ron inaalam kung anong ating kasarian. Babae ba o lalaki? Pero para sa ilan, may mas malalim itong kahulugan. Sa bayan ng Atimonan sa Quezon, nahihirapan daw tukuyin ang mag-asawang Eliza at Kenneth kung ano ang tunay na kasarian ng kanilang anak. Kakaiba raw kasi ang ari ng kanilang 20 gulang na sanggol. Nagulat po kasi ngayon lang po ako nakakita ng ganun. Tsaka kakaiba po siya. Hindi po namin malaman kung ano po ba talaga ang ari niya, kung babae or lalaki po. Tila pinagsamang ari ng lalaki at babae raw ang itsura nito. Para po siyang sa babae kasi yung itlog niya po nasa may taas po, naiipin po yung pinaka-ari niya po. Pero yung pinaka-ari po niya sa panglalaki, pero yung pinag-iihian niya po sa pangbabae po. Dahil kailangan may ilagay na kasarian sa birth certificate ng anak, pinili ng mag-asawa na lalaki ang ilagay na kasarian. Bilang magulang, kinatatakutan nila Eliza na tuksohin ang kanilang anak sa kanyang paglaki. Nahihirapan po ako at the same time, sasaktan din po kasi po naiisip ko na what if po pag lumaki po siya and then nag-aaral na po, paano po yung pag umiihi siya nakaupo at then pwede po siyang mabuli nun? Wala naman daw sa kanilang pamilya ang may ganitong kondisyon. Para makasigurado sa kasarian at kondisyon ng kanilang sanggol, minabuti nila Eliza na ipasuri ang kanilang anak sa isang pediatric surgeon. Matapos sa naging pagsusuri ni Dr. Michael Gao, natukoy na hindi raw dalawa ang kasarian ng anak nila Eliza, kundi isa lang. Kaya nila naisip na hermaphrodite kasi yung degree ng defect niya, eh, pwede talaga siya mapagkamalan na yung tinatawag na ambiguous genitalia o yung hindi mo masabi kung babae or lalaki base dun sa itsura. Ayon kay Doc Michael, lalaki ang tunay na kasarian ng anak nila Eliza. Mayroong kondisyon ng kanilang anak na tinatawag na proximal hypospadias. Isa itong uri ng birth defect kung saan ang dulo ng urethra o daluyan ng ihi ng lalaki ay wala sa pinakadulo ng ari nito. Sa hypospadias, ang nangyayari ay nasa ilalim siya. Nasa penile shaft o sa baras ng ari.
So pwede siyang malapit sa dulo, pwede siyang nasa may gitna, or pwede siyang nasa may puno o sa base ng penis, or even dun sa may scrotum, dun sa may itlog, or even malapit na siya sa opening ng puwet. Tapos meron siyang bifid scrotum, kung saan yung scrotum o yung sac na naglalaman ng dalawang itlog magkahiwalay. Hindi pa rin daw tukoy kung paano nagkakaroon ng hypospadias ang isang tao. Until now, wala pang mapinpoint na single cause for having hypospadias. So maraming theories, including genetics, familial, and even hormonal. Hindi siya nakikita sa ultrasound during yung congenital anomaly scan. Surgery raw ang paraan para maitama ang ganitong kondisyon ng ari. Kung magkakaroon ng problems, ang solution is surgical talaga. I-correct yung hypospadias, i-reconstruct yung daanan ng ihi. Normally, hypospadias is repaired between 6 months to 2 years. Rough estimate, kung nandito tayo sa government hospital, siguro mga around 30 to 40,000. Gusto ng mag-asawang maoperahan ang kanilang anak para maitama ang kondisyon ng ari nito. Para po, paglaki po niya, hindi po siya yung mabubuli po ng mga tao po. Kapag hindi tiyak sa anumang bagay, lalo na pagdating sa ating katawan, magpakonsulta agad sa mga eksperto para ang pag-aalinlangan ay matuntukan. Ako si Ian Cruz at yan ang kwentong Dapat Alam Mo! May bagong kasangga kontra krimen ang New York Police Department sa Amerika. Hindi yan tao o hayop, kundi robot. Nariyan si The Spot, the digidog, na malaaso na robot. Kabady niya ang mga police sa pagtugon sa terrorism, hostage situations at emergency services. Gumagana naman sa tulong ng artificial intelligence sa dalawa pang robot na sina K5 at K9. Lahat sila ay may isang misyon, pababain ang crime rate sa The Big Apple. Roronda sila sa matataong lugar gaya ng mga estasyon ng tren, eskwelahan at mall. The mother ko, Yakima, kapag nalalapit ang petsa de peligro, kasabay na kumakatok yung mga bayarin. Ah, sina Judith, nako. Bakit Judith? Judith. Ay, pasok yun, ha? Nako, alam mo pa, Kuya Kim, kung pwede lang tanggalin ang mga bill ng kuryente at tubig, eh, tinanggihan na yan, ginawa na yan, di ba? Mm-hmm. Oh, pwede ba yan, Kuya Kim? Ganyan na nga ang muntik mangyari sa susunod nating kwento. Pero nang mabasa, wedding invitation pala. Ganyan na ang paandaran ngayon. Kinabahan yung pala wedding invitation. Eh, kinabahan pala. Ako. Parang alam ko yan. Kinabahan din ako nung nakatanggap niyan. Ay! Yan ang aking kwentong Dapat Alam Mo. From notice of disconnection to notice of invitation, pinakaba ng radio DJ na si Laika Barista at ng BZWB reporter na si L.A. Santos ang mga inimbitahan nila sa kanilang nalalapit na kasal. Paano ba naman? Ang kanilang invitation letter nahahawig sa electric bill. Paandar! 8 taon nang magkasintahan sina Laika at L.A. Nakatakda silang ikasal ngayong Mayo. Hindi ko inasahan na magpupropose siya sa mismong araw ng birthday. Kasi sabi ko nga sa kanya, kahit sa Sydney lang o kahit dali mo na lang ako dito sa store, tapos bigyan mo ako sing-sing. Papasalamat naman ako, hindi naman niya ako binigo. So nakamit ko ang matamis niyang oo. Ay! Mula sa venue ng kasal hanggang sa pagkain ng bisita, sila mismo ang nag-aasikaso. Kaya pati ang wedding invitation, si DJ Laika na ang gumawa. Right after niyang sinabi na, ano kayang itsura na invitation natin? Ano konsepto? What if yung parang electric bill? Sabi ko kagad, oo nga! Kaya instead of Meralco, mahal ko, di ba? Tapos, yun na, na-imagine ko na yung layout ng inaka-electric bill, yung pinaka-blue portion ang ilalagay natin dito, yung wedding date. Natuwa naman ang kanyang partner na si LA matapos mabuo ang kanilang disconnection notice. Este, wedding invitation letter. Dati naiisip ko lang to eh. Kung nga lang problema ko, di ko alam paano siya i-execute. Papasalamat ako, siyempre, dahil nga kaya masabayan yung ating kakulitan at na-i-translate mo ito no, sa kahit sa mismong wedding natin. Ang hugot naman nila sa kanilang invitasyon, yung Meralco Bill na invitation, medyo sumisimple na din sa sparks ng bawat isa. Sparks ng pagmamahalan natin. Aww. Kakilig! Di rin pakakabog ang soon-to-be husband and wife na si Reynaline at David. Ang kanilang invitation naman,
inspired mula sa kanilang love story. Naisip ko kasi kailangan namin mag-travel to see each other, to use boarding pass and passport to see each other. So, ang unique naman itong invitation kung yun ang gagamitin namin team. Ang Australian na si David nagulat sa mala boarding pass na imbitasyon. I think they were very shocked of it because, you know, the wedding invitations and that in Australia, they're rather simple, just, you know, a piece of paper with the descriptions, time and date on it. That's really all that we have here in Australia. Ikakasal si Reynaline at David ngayong Abril sa Australia. Nagpapasalamat naman sila sa gumawa ng kanilang wedding invitation. Kuya Adrian, thank you for making this wedding invitation for us. Such a big help po for us. Rush na po kami, as in nag-inquire na po kami sa mga naggagawa po ng invitation. Hindi po nila magagawa ng in-rush. Ang kanilang passport theme na wedding invitation, tatlong araw lang ginawa ng kanilang supplier na si Adrian. Hiningi ko kagad yung details niya para mabilis na magawa. Hindi niya akalain on Monday na makukuha niya na agad yung invitation. Kaya yun, tuwang-tuwa po siya. Nadala niya yung invitation sa Australia. Para kay Adrian, hindi raw ma-achieve ang magandang pakulo at hugot ng mga ikakasal kung walang magsasabuhay ng kanilang konsepto. Dapat alam mo na pag gumagawa ka ng wedding invitation, nandun doon yung dedication mo, yung effort mo, yung pag-ibig mo sa ginagawa mo. Iisipin mo hindi lang yung gusto mo, dapat isipin mo rin yung magugustuhan ng client mo at yung mapagbibigyan ng client. Simple man o paandar ang inyong wedding invitation, ang mahalaga, ang inyong kwento ng pag-ibig sa likod ng mga ito. Arestado sa Kidapawan City ang isang pulis na nanggulpi sa kanyang karelasyon. Ang pambubog huling-huli sa video. Nakaupo na sa sahig ang babae habang ginugulpi ng suspect na si Police Corporal Louis J. Lumangkas. May punto pang naglabas ng baril ang pulis. Nagtamo ng mga pasa at sugat sa katawan ang biktima. Naharap sa patong-patong na kaso si Lumangkas na nakatalaga sa Magpet Police Station. Dismayado rito ang Cotabato Provincial Police at hindi raw ito palalampasin. Nanawagan din sila sa publiko, lalo na sa mga babaeng biktima ng pang-abuso na magsumbong. Ayan, Kuya Kim, mga suki, etong sa akin, ha? Mm-hmm. Alam mo, kahit ikaw, sir, naka-uniform, ha? Kahit ikaw ay pulis, hindi yan na, hindi ka binibigyan ng karapatan na bigyan mo ng sa pananakit ang iyong kapartner, di ba? Mm-hmm. Naturingan ka pa naman pulis, bakit naman ganyan ang ginagawa mo? Pero hindi ko nilalahat kasi may matitinong pulis, Kuya Kim. Ako, sa ganang akin naman, mga suki at Susan, meron tayong kasabihan na what God has put together, let no man put asunder. Mm. Pagkasal na, dapat hindi dapat maghihiwalay. Mm. Ngunit may mga exception dyan. Mm. Kung ang buhay mo ay nakataya dahil ginugulpi ka ng partner, ba hiwalayan mo. Mm-hmm. Kung sinasaktan ka, physical at emotional, hiwalayan mo. Mm-hmm. Kasi our body is also the temple of the Holy Spirit. So therefore, pinapangalagaan natin yan. Kahit nakasal ka dyan, pero pag sinasaktan ka, wala mo. Kaya daw sa partner na nung mamang pulis na yan, na sinakta na talaga namang, Diyos ko, kawawa naman na inabot, diba? Iwanan mo na yan dahil hindi na dapat pinapatawad yung ganyan dahil baka susunod na gagawin niya sa'yo, maging mong may tiyan ng buhay mo. Di ba, Kuya Kim? Sa ganang akin din, mga suki at Maring Susan, mayroong ibang uri ng abuse. Hindi namang physical na abuse, mayroong tinatawag na mental and emotional abuse. Mm-hmm. Yung pag sinasabihan ka ng kung ano-ano masasakit na bagay, ang emotional health, ang mental health mo ay nag-deteriorate na, halos nababaliw ka na dahil sa mental abuse. Aba, isang dahilan din yan. Kaya ho, basta balitang mahalaga at napapanahon. At makabuluhan at nakatutuwang kwento, may say kami dyan, mga suki! Eto mga suki, mga kapuso, maiba tayo ha. Balik Pinas, ang Korean boy group na Treasure. Dumating kaninang umaga ang grupo para sa two-day concert na gaganapin sa Pasay City bukas po yan, ha, at sa Sabado. Hindi magkamayaw ang fans na nag-abang sa arrival area ng naiyak kanina. Nito lang Enero nang huli silang mag-concert sa bansa.